Hindi ko maalala kung merong energy si Spectra kasi, pero feeling ko meron. Okay, sukat na naman. Ang bilis ng isda niya, no? Ang bilis sa hukay. Patatas Origins TV. Hello ulit mga patatas at mga Spectrashians. Welcome to our Tuesday edition of SACC. And we are at SACC69, my favorite number. Inayupak, naalala ko nung kami C80 kasi 69 cadets. 69 ang last number namin. At yung kumandante namin medyo maloko, no? Sabi niya dun, ang instruction niya dun sa aming last person, ano, pagdating sa iyo, make sure you shout us 69 last numbers there. So anyway, that reminds me, ano, kayo ba ngayon, meron pa ba yung mga bata ngayon, meron pa bang mga CAT tsaka ROTC? Alam mo, dati mandatory yung CAT tsaka ROTC na yun, eh. And it brings very fond memories for me, ano, nung kuan, nung mga panahon na yan, kasi nag-officer ako and gusto ko talagang maging officer, no, sa military. Pero again, hindi na naman ako pinayagan ng magulang ko dahil kuan daw, ano, delikado raw kasi. Pero sayang, ano, lalo na nung ROTC, patakas akong nag-officer noon, nagte-training for rank officership. Pero kung kailan tapos na yung hell week namin and everything, ano, natuklasan nung nanay ko, and sabi niya, sabi ko pa sa kanya noon, ako, ma, meron namang scholarship pagka pag officer ka na, makakatulong sa tuition. Sabi niya, anong gusto mo? mag-scholar ka dyan at bahala ka sa buhay mong mag-tuition o mag-quit ka ng oras. Well, of course, wala naman akong pera noon, kaya wala tayong ibang choice, ano. So anyway, that aside, kung hindi nyo napapanood pa yung ating episode yesterday, ano, napakaganda ng episode na yun kasi puro, well, hindi lahat, but mostly mga clutch win ng mga laban ni Spectrax, ano. So make sure you check that out, and I'll put the link up here, no, para hindi kayo mahirapan. Now all that said and done, let's go ahead and watch this show. Welcome to our first match at ang ating unang kalaban or unang kalaban ni Spectrax dito. To your left, I see VTTN91, ano? VTTN91. Okay, so mukhang trifold fish ang kanyang hawak, no? Trifold fish. At tignan natin. The thing is, no, lakas nitong triple fish na to, at meron pa siya nung pantahay rito, nilagyan niya ng tahay to para ma-skip niya yung front lane ni Spectrax, ano, kasi mahina ang isda laban sa plant. So dumiretso siya dito sa dash ni Spectrax, nang sa ganun mas effective, at patay ka agad round 3, patay ka agad yung kuan ni Spectrax, ano, yung mid lane niya, hindi man lang nakatira ng back lane kills niya, at saka hindi siya man lang siya nakapagtanim ng poison, no? Ang tindi. Well, ganun talaga. At uy, yung front lane ng isda niya, meron pang panghil, hinyupak talaga, no? Very problematic itong team na to. So finally, nawala na yung tae sa ulo ng plant ni Spectrax, ano? At finally, napatay niya na rin yung matigas na catfish. Yan. Merong swallow, ano? Kaya may heal kanina, lalo tuloy nagtagal. Okay, so maganda ang timing ng poison ni Spectrax dito. At yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Mahina kasi ang mga tira ng isda laban sa plant. Pero meron siyang bug card, tsaka meron siyang mga ibang card, ano? So let's see, tingnan natin. Ang pinakamalakas dyan, yan, yung beast, yung acro niya, no? Kahit na hindi angkop sa classification niya, ang lakas pa rin ang tira kasi may bonus damage yung laban sa plant. So anyway, dito, buti na lang meron pang nakaw si Spectrax ng energy, no? So medyo nakatulong yun, bawasan yung energy at mabawasan yung choices ng kalaban niya. Pero of course, dito yan, ginamitan niya na nung double acro niya, no? Or acrobatic. So dito naman, tinapos din ni Spectrax yung kuan. Buti, ang ganda ng timing talaga ng poison ni Spectrax, kahit hindi nakabanat yung kanyang backlane killer kanina, nataniman niya pa rin ng maraming poison yung mga isda ng kalaban niya, no? And take a look at this. Ito yung again, what a turn of events, ano?
biruin mo kanina, mukhang dehadong-dehado si Specterax. Pero ngayon, lamang na lamang and dead balls na ang kalaban niya. Ganun lang kabilis. At ang second victim ni Specterax dito ay si Kaiichi09, ano? Ha? Keiichi? Baka Keiichi? Kaiichi? I don't know. Okay, anyway, tingnan natin ng maigi kung ano ang composition niya naman. Oh my God, rep na naman tayo dito, no? At yan, meron na namang Goda. Alam nyo, yung composition na yan, parang madalas kong makita yung team up na yan, ano? Yung Goda Beast at saka yung God rep na yan, ano? So, it seems na mukhang very very popular din yung match na yan, ano. Okay, so buti na lang napakinabangan ni Specterax yung kanyang last stand at nagawa niya pang magnao, no. Pero dito mukhang na-timingan ng God Rep yung pagsugod ng backlane killer ni Specterax at yun ang siyang kuan, ano. Nakapag-shield siya ng maigi. At gumamit siya ng Kotaro, so meron na naman siyang extrang energy na naitabi, no? So yan, nakakasa na yung Guan, yung Goda nung kalaban. Ayan, go-goda na, pero buti na lang, wala din naman talagang energy si Specterax at wala din siyang mananakaw talaga, no? So kung minsan yung Goda na yan, ano, it kind of works against yung Guan. Imbis na kagaya nung nangyari kanina, well, wala naman talagang energy si Specterax, but what I mean to say is meron siyang Goda, tumira siya, but at the same time meron siya nung serious, ano. Now kung sagana sa energy ang, wow, 1v3 pala, no? I didn't realize 1v3 ang laban dito, new pack. So anyway, as I was saying, I guess not unless kung yung kalaban, excuse me, kung yung kalaban eh very kuan, yung energy production niya eh talagang mataas, no, kagaya nung Dobo Duskim experiment natin at saka yung kuan. Uy, my goodness, tapos na kagad ang God Rep na wala ng saysay. As I was saying, yung mga energy producing teams, ano, kagaya nung kaya nung yung mga isda na may mga tail slap, ano. So ang bilis nila mag-produce ng mga energy, dun magandang gamitin yung Goda at saka yung serious combo na yan, ano, kasi mapapakinabangan mo talaga. So anyway, now going into this match, ang kalaban ni Specterax dito ay si L. Holy cow, parang Death Note lang, ano, si L. So tingnan natin, kaya bang ma-solve nitong si L ang misteryo ni Specterax at matalo niya. Tingnan nga natin. Alright, so round 4 na round 4. Magnanakaw ng kuan yung kalaban niya, no? Wow, take a look at that. Ang daming naipin ni Specterax, ano? So sayang, sana na maximize niya ng 10-10 kung hindi lang siya nanakawan kanina, no? Okay, so ngayon babanat na ang kanyang backlane killer, kasado na at yan, hinayupak, tumira na, dalawang puffy smack ang nakakalga sa kanya, no? Buti na lang na timingan din ni Specterax kanina, nalagyan niya ng lason yung isda, dalawang beses tumira at mukhang nakapag-yam siya before 2 rounds ago pa yun, ano, 2 rounds ago. Kaya ngayon, apat na ang laso nung backlane ng kalaban. And dito, patay na, finally. At magagawa pa niyang magnakaw. Yun, buti na lang. Ang ganda, swak na swak yung stun, ano, hindi nakapagnakaw. Well, then again, I don't think meron ba. Hindi ko maalala kung merong energy si Specterax. Pero feeling ko meron. Okay, sukat na naman. Ang bilis nung isda niya, no? Ang bilis sa hukay. Okay, walang-wala na itong beast na ito. Oh my God. Pagtutulungan ng dalawang dusk, walang kwentang beast. There you go, dead bull. Welcome to our fourth match. And kung kayo ay umabot dito at natutuwa kayo sa inyong napapanood, please go ahead and hit that like button, ano? At kung kayo ay bago sa ating channel, welcome to Patatas Origins TV. And panoorin nyo yung ating mga videos, no? Marami tayong videos dyan. Check out our channel. And may variety ang ating mga videos. So make sure you watch them. Alright. And kung kayo ay matuwa doon, mag-subscribe na rin kayo para hindi nyo ma-miss ang ating mga uploads, ano? Okay, tingnan natin kung ano na nangyayari dito. Ang kalaban naman ni Specterax dito ay si Depol, ano? Depol. Or baka DepOL, ano, kasi capital D, small EP, tapos capital O at capital L na naman, ano kaya ibig sabihin ng DepOL na yan? Okay, so
patay na naman. Patay na naman ang frontline ni Spectrax, but just the same ano. Again, yung pincer technique ni Spectrax na to, uy, dead ball ang backline ng kalaban niya, na walang kalaban-laban ano. Ang hirap talunin ng pincer technique niya no, kasi usually yung mga killer axe nasa likuran niyan, kagaya nung etong beast nung kalaban no, yun ang may pinakamalakas na damage. Pero dahil naabot siya nung sneaky bastard ni Spectrax, nagagawa niyang patayin ano. At dito naman pagdating sa endgame at yung Terminator nang kaharap, ang hirap patayin ng Terminator kasi either masyado siyang mabilis no, and hindi lang yun ano, yung kanya meron siyang slow boots yan, kagaya niya nilagyan niya ng dalawang slow boots ano. Although mas mabilis naman talaga siya dito sa kalaban niya na ito no. But aside from that, mayroon pa siya ng sticky goose tsaka yung stun. Ayun, hindi niya na nga ginamit dito, pinatay niya na lang diretso. Okay, welcome to our second to the last match ano. At ang kalaban naman ni Spectrax dito ay si RKC181920 no. Parang robot na naman. Okay, so tingnan natin, baka AI pala itong kalaban niya no. Speaking of AI, grabe ang bilis ng ang development ng mga AI ngayon ano. And marami na silang nagagawa no. And yung development nila talaga napakabilis. So I wonder kung hanggang saan kaya aabot ang AI. It makes me wonder no, kung mangyayari ba talaga yung, I know it's just fantasy, right? It's just fantasy. Pero who knows? Baka sakaling totoong mangyari yung istorya ng Terminator kung saan yung mga machines nag-turn sa mga humans, ano? Kung tutusin mo, if you think about it, theoretically speaking, kung totoong magiging sentient ang mga AI, no? Sabihin na natin, wow, 152, ramdam ko yun. Sense na sense ko yun, ha? Okay, anyway, you know, parang ganito lang yan eh. Kung hindi kasi siya ang what the heck, tapos na kagad. Ang malaking bagay kasi na nagse-separate between humans and kuan ano, and machines is meron tayong feelings, meron tayong compassion, and yun ang nagse-separate sa atin doon. Now I guess baka there's a way to make it logical ano, pero kung if you're going to go through, kung tutusin mo, kung gagawin mong purely logical ang mga bagay ano, parang ganyan mag-isip ang mga sociopath at ang mga psychopath. Wala silang empathy, wala silang emotion, hindi nila nafe-feel yung kuan ano, yung let's say paghihirap ng ibang tao no. And that's why they can become effective leaders. Well, yung psychopath hindi. Pero yung sociopath, no? To some degree, ang mga most effective leaders, meron silang pagka-sociopath, no? That's because they can make their decisions logically, no? Without relying on kuan. Without relying on the let's say emotions ng tao no. But then again, there's a downside to it. Yun ang nakakatakot no, kung sakaling magiging sentient at self-developing talaga ang AI at self-learning, yun ang isang bagay na nakakatakot mangyari. Kasi malamang sa hindi mangyayari yung istorya ni Wall-E, you know, yung movie na yun, na kung saan meron siyang feelings, ano, yung mga ganon, tsaka si Baymax, right? Parang malabong mangyari yun. Okay, anyway, let's go ahead and back to this match, ano, kasi mukhang nasa endgame na tayo at round 8 na, nagkaubusan na ng mga Axie, no? Pulang-pula na yung Axie ng kalaban niya, and looks like double poison team pala ito. Ang nakakatuwa lang dito, double poison team sila, pero double din sila na poison, no, ng Juan Spectrax, pero pwede pa rin manalo ang poison team na ito. But let's take a look. Wow, ang ganda ng depensa ni Spectrax at napabaunan niya pa ng sandamakmak na poison. And tingnan natin, no? Kaya ba ito ng kalaban ni Spectrax? Tatagos ba? Buti nilang wala siyang champ. Yes, tapos ang kalaban. What a win, hinayupang.
Okay, so I hope nagustuhan nyo itong ating handog para ngayong Martes. And kung kayo ay natuwa rito, please go ahead and like it. And like I said, kung kayo ay bago sa ating channel, make sure you check out our other videos. And we have playlist in there sa ating channel. Go check it out para kayo ay matuwa. Mag-binge watch kayo dahil napakarami na nating mga palabas dyan. Ano? So, aside from that, inaanyayahan ko na rin kayo mag-subscribe nang sa ganun hindi nyo ma-miss ang ating uploads. Kahit busy-busy tayo sa buhay, nag-upload pa rin tayo almost every day. Actually, every day pa rin, no? Although nagko-content day na lang ako ngayon, hindi kagaya noon na fresh talaga off the grill ang mga videos na napapanood nyo on the day ko silang ina-upload, ano. Pero ngayon dahil meron na tayong trabaho at busy tayo sa trabaho, so pagka nagkakaroon ng panahon at nagde-day off, dun tayo gumagawa ng ating mga content para meron tayong na-upload araw-araw at meron pa rin kayong na-enjoy, ano. Alright, I will see you in the next battle.